Ano nga ba ang epekto ng turismo at yung tinatawag na artificial feeding sa mga butanding sa Oslo sa Cebu? Abangan niyo po yan sa darating na Lunes, mga kapuso. Pagpabata at paggamot umano sa mga may sakit na hindi basta-basta nalulunasan. Ganyan sumikat ang stem cell treatment. Pero ngayon, nagkalat na raw ang iba't ibang produkto na bumibidang nagtataglay ng stem cell. Ang babala ng mga otoridad, malamang peke ang mga ito. Dahil ang tunay na stem cell treatment daw, ini-inject ng mga eksperto at hindi basta iniinom o pinapahid. Nakatutok si Connie Season. Isang higop lang daw, ramdam mo na ang gana at kapag naubos, para ka raw nabibiyayaan ng bagong lakas. Ganyan daw ang epekto ng soup number 5. Pero di umano, may bago raw ngayong mas mabisang nakadaragdag ng enerhiya. Ito raw ang soup number 7 o stem cell soup. Mabibili raw ito sa ibang bansa. Pero bago pa ito pumasok sa Pilipinas, nagbabala na ang Philippine Medical Association o PMA. Bawal yan, walang katotohanan na yan ay nakakabigay ng buhay. Activated stem cells, yan ay mga kontrabando, hindi na registered sa BFAD, Bureau of Food and Drugs. Hindi natin ginagamit yan. Pero sa ilang mga tindahan at mga internet sites, ibinibenta na rin ang mga sabon at capsule na di umano ay may sangkap na stem cell. Pero babala ng PMA, hindi dapat pagkatiwalaan ang mga ito. Walang katotohanan yan, yung mga products, lotion, mga langis, oil, mga sabon, shampoo, soup number 7, sabaw, kapsula, tableta, bawal yan. Walang katotohanan na yan ay nakakabigay ng buhay. Activated stem cells. Ngayong buwan, maglalabas na ng mga panuntunan ang DOH para magkaroon ng regulasyon ang stem cell treatment sa bansa. Connie Sison, Nakatutok, 24 Oras.